So, what's up mga ka-good vibes? So mga ka-good vibes, ang video natin for today is pupunta si Kalapates dito ngayon. So, titignan daw niya yung kulungan natin ng Kalapati, yung loft ng Kalapati natin. Then, baka siguro tignan na rin niya yung mga Kalapati. Then, ngayon guys, ang gagawin natin, medyo linisan natin yung ano natin para hindi naman nakakahiya. So, parang ito na yung kumbaga collab, kumbaga ganun siya na to. And yun guys, tara samahan niyo ako mag-ano muna tayo, maglilinis muna tayo ng kulungan. Tara, samahan niyo. Tara. So yun, tanggalin natin yung ganito. Tanggalin natin ito. Sige nga yun dito. Ayan. Ito. Parang hindi naman nakakahiya mamaya pag dumating si Kalapates, di ba? Ang kalat, oh, grabe. So guys, tingin nyo, nakikita nyo, sobrang kalat, oh. Tanggalin naman natin itong mga to. Parang hindi nakakahiya pag pumunta siya. Siguro, ano, dito na natin. Sa may love dito. Andito na lang. Parang hindi masyadong kita. Hindi makita yung kadumihan dito ng ating bayan. Bayan! Ayan. Pwede na ba yan? Ayan. Ano natin itong mga to? Medyo linis-linis lang tayo at baka sabihin nila nga. Ang gulo pala ng kulungan mo ng Kalapati. Ganun kayo kahit pa na sa akin. Charot! Hindi naman siguro yung ganun. Ngayon guys, hinihintay-hintay natin si ano, Kalapati. Tamang hipak lang tayo ng beep muna. Tamang hipak-hipak lang tayo habang wala pa sila. And pag dumating na sila talaga naman. A few moments later. Mga good vibes yung hinihintay natin, oh. Sila. Kuya Mosh Vlogs. Yun, Mosh Vlogs. Shout out. Yan. Ay, sa ano pa lang ako, baguhan pa lang ako ay. Hey! Psst! Daming aso eh. So, yan si Kalapati. Mga kagod vibes ako. Shout out po. Natakot ka no. Subscribe niyo po yung channel ko. Pabuti ko po lang ako. Kahit 100 million lang. Hey! Psst! Ito po yung ano. Walang mga native play mo namin ay. Puro puti yan. Madami yan dati kaso ano. Ibilis siya mga Kalapatids ng patuka is nagse-set up na agad ng camera. Napakakuha tuloy agad ako ng sombrero mga kalas. Ito si Sir. Yung sir ko kasi nasa Ascot yun sa pinag-aaralan ko is nag-eater din sila ang ginagawa. Nagre-red. So ayun na nga mga ka-good vibes, nandito na yung hinihintay natin na titingin sa Kalapati natin. So ngayon mga ka-good vibes, natatanong tayo sa kanya ng mga tips or mga tricks ganun. Tapos magtatanong tayo kung ano yung kung paano malaman yung babaeng Kalapati o lalaking Kalapati. Ganun. Baka siguro alam nila. Buklasin mo lang yung bulwak. So, ngayon magtatanong. Pagka magulat ka siya, na-rap trip talaga ako mag-vlog. Okay lang yan. Good vibes nga tayo. Good vibes ayun, lang. Ayos. Mga ka-good vibes, tatanong natin si Sir, si Kalapati na kung paano malalaman kung babae o lalaki yung ano Kalapati. Kausapin mo, sir. Then tapos ano? Narangin mo siya, lalaki ka ba? Tapos, babae ka. Ito, taulad dito, pinagpares ko yung dalawa kasi parang nakuha ko lang to isa pa. Pinagpares ko sila, di ko alam kung lalaki o babae. Ayun, so magandang tanong ni sir, ano? So, ang may papayo ko lang, sir, pag ganun is, kailangan muna natin silang hintayin na mag-matured. So, ito, matured na yan eh. So makikita mo kapag yung similarity ng babae sa lalaki is isa unang-una sa kanilang size. Yung size ng lalaki medyo mas malaki siya like unlike sa babae. For example, yung katawan niya, yung size nung ulo doon mo mapansin, parang yan oh. So ito, kak, medyo mas malaki siya doon. And ayan, makikita natin sa minsan sa ganon. Tapos isa pa na nagiging batayan kapag kak or hen yung Kalapati natin is yung kanilang sounds. Yung kung mas malakas. Actually, sa parehas naman silang tumutunog. Parehas sila na. Sample misan, natin yan. Papasample natin siya. Paano tumunog ang Kalapati. Ayun, mga kalabas na real talk yun. Yung babae. So, pag yung babae. Paano yung babae? Ayun, ganun so, yun. Sa sizes and sa
minsan sa sounds nila, tapos minsan kapag pinagpares mo sila, minsan makikita mo nag parang naghahabulan. Yun, ibig sabihin isa babae doon, yung isa lalaki. Yun mga kalapatids, ano, doon mo makikita yung gender nung mga kalapati natin. Tapos kung may sasuggest ako kay sir, kapag ka gusto niya ng mas magandang breeding is dapat separate yung pinapalipad nila, sir, separate din yung mga breeder sa isang cage lang. For example, ito, pagpe-pair mo sila, so kailangan mo silang walang kasama, sila lang dapat dalawa. Sa ganun, matanggal yung stress nila kasi bubugbugin pa nung kak itong isang kalapate. So ang tendency niyan, matagal sila mangitlog kasi stress. Or else, mangitlog sila, pero hindi healthy, hindi fertile yung itlog nila. So malaking chance doon na mabugok or minsan hindi maging maganda yung nilalabas nilang mga anak. Yun yun. Tapos may tanong pa ako sa iyo. Ano, sir? Parang yung kasi yung itong kalapati na to, nangitlog na to ng ilang beses tapos nakakalat-kalat lang diyan, ba't kaya? Kasi pero tatlo sila. Oo. Minsan pag galon is hindi na nililimliman. Hindi na nililimliman. Tapos itlog. Baka sir pare-pares na babae. Hindi naman. Hindi lalaki isa na yun. Yung malaki. Oh, tapos to pares to dalawa babae. So mas maganda kasi talaga na ano sa breeder, dalawa lang sila. Separate. Sa ganun makapag-focus or kumpleto. Dito mo muna yung mga anak tapos yung breeder dito lang para mas maging mag-focus sila sa pangingitlog nila. Kaya minsan nagiging matagal 'yan kasi kahit naman tayo, 'di ba? Paano tayo makapag-mate kung meron tayong kasama? Parang 'di ba? Parang practical lang. Pag-ibig lang 'yan. Parang practical lang 'yan, mga kalapatis, ano? Kaya sir, much better na tanggalin mo yung isa, sila lang dalawa. And isa pang may papayo ko, kahit na pang wedding line to sir, kahit na ginagamit nyo sa business ninyo, so mas maganda na ano, na nagbibigay pa rin tayo sa kanila ng vitamins, nagbibigay tayo sa, kahit pa sa isang linggo, magbibigay tayo ng electrolytes, lalo pag sobrang init is, mas maganda na sa ganun, nakakatanggal ng stress sa kanila. Tayo rin diba sir, kapag ka sobrang init. Tapos, isa pang may papayo ko is, dapat sir, dapat nanonood din kayo ng mga preparation, conditioning, bago nyo sila ipag-pair, dapat sobrang healthy din nila, malinis, and pinapurga na paliguan, sa ganon, kapag ilalabas nila anak, maganda rin, hindi yung sakitin, hindi yung may, minsan may pilay, minsan yung kulang-kulang. So, maganda na may condition din yung kahit na ganito yung kalapate, dapat kinukondition din natin sila. Paano yung conditioning? So, dyan naman na sir yung social media, pwede natin panoorin, pwede natin i-search, paano ba ginagawa bago mag-breed. So ano ba yung preparasyon? So napakadami, napakagastos, pero masaya kasi at the same time, passion or else ginagamit sa negosyo. Last may tanong pa ako sa'yo, tapos yung last na tanong ko na to, susunod na ulit yung tanong. Mahaba na. Para itong, isa ano, separate na yung natin. Last na tanong ko sa'yo, ano bang magandang pag-itlogan ng kalapati? Depende. So napakadaming pwede, sir. So dito sa atin, tabing palayan, pwede yung, ano tawag nyo, yung kusot. Yung pinag... Dayami. Kugupit-gupitin mo lang siya, sir, siguro ng mga ganyan. Tapos lalagay mo sa pugadan na yan, ganyan. Pero mas maganda sana yung mas malawak ng konti na sa ganun. Kapag in-spread nila yung pakpak nila, pag may itlog, matatakpan na mabuti yung itlog. Pwede yung dayami, pwede rin yung, kasi tabing dagat din tayo, buhangin. Or buhangin na yung ganyan, bibistayin lang natin, sasalain. Sa ganun, yung matitira, yung mga maliliit, pino, mas malinis. Or else, pwede rin dyaryo, lulukutin mo yun. Pwede rin tela. So, depende sa atin kung anong pwede natin gamitin na make sure lang na hindi madudumihin yung itlog saka mababasa. Yun lang, sir. So, yun, di ba? Marami na tayo natutunan sa kanya. Siguro yung last, mga next natin yung tanong. Kulang, sir, yung isang araw na ma-share at mapag-usapan natin lahat about sa raising, sa pigeon or sa pigeon, wild pigeon, basta about sa pigeon, is kulang yung isang araw para pagkwentuhan natin yan. Kaya, mas better na susunod pagpamasyal ulit kami. So, kung mabibidyo mo, may share mo sa mga manunod mo, yung pag-uusapan natin, mas maganda sana. So, yun ang mga good vibes, diba? Narinig nyo na yung mga tinanong natin at nasagot naman niya ng tama. Tapos, ano pa ba? Sinadya ko talaga dito kasi, ano, alam ko yung pakiramdam na wala kang idea na gustong-gusto mong malaman yung isang bagay, di ba, sir? Yun yung naramdaman ko sa kanya kanina kasi kanina lang kami nag-meet na biglang may huminto na naka-four wheels sa tapat ng tindahan. Nagsiset up ng camera. And alam ko, baka mag-vlog to ka ako.
So, yun, about pala sa kalapate. So, nanonood pala sa akin si Oo, sir. Oo, lagi. So, ano sir, una mo napanood sa akin? Yung doon ako nagawad sa'yo na tiga Florida ka pala na yung unang sahod ko sa YouTube. Ah, yun, yung pinaka, ang tagal na yun sir eh. Oo nga, yun. 10 years na natin nakalipas yun. Ayan. Mga pero 20, yun yung nagawad sa akin. Tapos doon, nagawad. Tapos yun, doon na ako nagsimula na nanood. Tapos na, parang na-inspired ako sa'yo na sobrang galing mong ano. Sa pagsasalita, di ba ang galing niya magsalita? Parang dire-diretso kung saan nagmumula yung ganun niyang isip ako. O oh, bakit talagang sa ila siya? Sir naman, saan naman manggaling? Alam nga sa tinga kung magaling yung boses. May mga parang sanay na sanay niya. Pinagalit mo naman ako, sir, dyan. Talagang sanay na siya. Hindi, parang kumbaga sa araw-araw na lang din na ginagawa natin. So, may panader pag-usapan ng haba na talaga. Sobrang haba na to. You know, sobrang haba na nung video natin nagawa, no? Hanggang sa muli na lang. Salamat sa... Salamat din kasi, ano, in-entertain nila kami dito kahit na busy kami. Tapos, maraming ginagawa. So, sinadya namin. So, yun, sa ulitin na magpunta namin kasi malapit lang naman. So, mas maganda kasi marami tayo na-inspired na mag-alaga ng kalapate. Kahit ano pa mang kalapate yan, kahit mga... Dalmatian, no? Kaya shih tzu ang kalapate. Natawa na nun. Kanamin ko dito. So, ganun pa man, sir. Maraming salamat. So, mga ka-good vibes, no? Na ano, naputol yung video natin kanina kasi nalupat yung cellphone ko. So, sa susunod na lang, mga ka-good vibes, abangan nyo at sigurado makakakaulab natin siya ng ano. Talagang magdadala rin ako ng powerbank ganun para talagang sure na. So hanggang sa muli mga ka-good vibes. Kung nagustuhan mo yung aking video, please like, subscribe, and pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod kong video. Thanks for watching!